Doon po sa medyo ibaba, signature, name, and address po. Yun lang po yung lalagyan natin, yung susulatan natin. Signature, name, and address. Okay na po. Tapos doon po sa second page, pakilagay po yung employee, yung pangalan po ninyo. Or kahit huwag na po. Huwag nyo na po palang lagyan. Sorry. Magulit-ulit. Tapos doon po sa may column, sa second page na po tayo, doon po sa column, pakilagay po yung date. So, anong araw po? Ay, anong date po? March 4 po. Tapos, from residence sa bahay po ninyo, saan po yung kaya po mahalaga, dapat po ilagay niyo yung address niyo doon sa first page. Kasi po sa second page, lalagay niyo from residence. Nakailang sakay po kayo papunta dito? Meron pong dalawa, meron pong tatlo. So, ganun po gagawin ninyo. From residence, to doon po sa unang binabaan ninyo. Ayun po, yung mga nakisakay po, yung isa na lang po yung mag-claim kung sino po yung sinakayan ninyo. Ayun. Meron po kasi dito, isa lang yung sasakayan nila, isa na lang po yung magre-reverse kung sino po yung may sasakayan. Kung share naman po kayo, isa na lang po. Kung dalawa pong sasakyan, dalawa po yung sasakyan. Dalawang sakay po, yun nga po, from residence to doon po sa una niyong binabaan. Tapos, lalagay niyo po mode of transportation, kung tricycle po. Kung kasama po kayo sa isang barangay, pero magkahiwalay kayo ng sinakyan, okay lang po, maghiwalay po kayo ng voucher. Kung may private car naman po kayo, meron po akong ibang form. Provided na meron po kayong resibo nung nagpakarga kayo ng gasolina. Kung wala po, gawin nyo na lang po yung act 1 na pamasahe papunta dito. Pero kung meron po kayong resibo ng gasolina, kung mamaya po lalabas po si ma'am, magpapagasolina, ibigay nyo lang po sa akin, kukumputin ko kung magkano yun. Pwede po hanggang bukas ng umaga. Ito na po ma'am. Ganito po. Ako po, kunwari ah, galing po akong Kalumpit, Bulacan. Nagkakalumpit po ako from residence sa bahay po namin mula do, papunta doon sa unang binabaan ko sa crossing ng Kalumpit. Ang